Kumusta po kayo mga kaibigan, mga kapatid? Kamusta po ang inyong mga buhay-buhay diyan? Kamusta po ang ating mga ngiti at panalangin nung tayo po ay nagising kani-kanina lamang? Ano po ang ating ginagawa dahil ngayon po ay araw ng Linggo, araw po para sa ating Panginoon? Ako nga po ay nakailang linggo na po na hindi rin nakakapunta sa bahay panambahan dahil medyo marami na naman po ang mga virus sa ating paligid, kaya nag-iingat din po tayo. Kaya samahan niyo na lang po ako muli mga kapatid, mga kaibigan, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At kung kayo po ay may mga Bible sa inyong tabi, o kung ito man ay dala-dala ninyo at kayo ay nakaupo sa isang lugar, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Santiago chapter 5 verse 7 to verse 8. Ang sabi po dito sa Santiago chapter 5 verse 7 at ang title po nito ay Pagtitiyaga at Pananalangin. Kaya nga't magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Ito po muna ang ating tatalakayin, ang verse 7. Hinihiling po ng ating mga kapatid sa pananampalataya ng mga lingkod ng Panginoon at hinihiling din ng ating Diyos na tayo po ay maging matiyaga. Magtiyaga po tayong manalangin. Magtiyaga din po tayong maghintay ng tugon ng Diyos sa ating panalangin hanggang ang ating Panginoon ay muling dumating. At kung hindi man, aabuti ng buhay ang muling pagdating ng Panginoon hanggang doon sa huling yugto ng ating buhay ay makita ng Diyos ang matiyaga nating paghihintay sa Kanya, ang matiyaga nating paghihintay sa Kanyang katugunan sa ating mga panalangin. Gaya po ng isang magsasaka, ay buong tiyaga niyang hinihintay ang mga ine-expect niyang bunga o inaasahan niyang bunga sa kanyang mga pananim sa bukirin. Ganon din, matiyaga niyang hinihintay ang mga pagpatak ng ulan mula sa simula hanggang sa huli. Hanggang sa huling ulan na kanyang mararanasan. Ang isa pong magsasaka ay hindi po madali ang trabaho. Ako man po ay anak ng isang magsasaka. Kaya sanay na sanay po ako sa trabaho ng isang magsasaka o ng isang farmers. Noong 2014 nga lamang po ay talagang sinubukan ko pong umuwi at yun na lang po ang mga huling panahon na maalagaan ko ang aking tatay dahil ang nanay ko ay nauna nang umuwi sa Panginoon. Kaya nag-stay po kami doon ng aking mga anak ng 8 months. At sinubukan ko pong magpatanim ng palay. Nakasama po ako sa gumagawa. Ang isang palay po ay o ang isang pagtatanim ng palay hindi po madali dahil kailangan po yung butil na gagamitin na binhi
ay kailangang walang ipa o walang halo na ipa, kundi ito talaga ay mga butil na malulusog. At tatahipan po ito ng maayos para hindi po siya masamahan ng mga second hand na sinasabi na palay na butil. Kailangan first class talaga. At alam ko po kung ilang lata ang binhi doon sa 10 kahon na palayan. At ibababad po yun halos 1 week, 2 weeks na nakababad po. Nakalagay sa loob ng sako yung butil ng palay, yung mga palay, yung bunga ng palay. Nakababad po yun sa tubig. At kapag ito po ay may ugat na, lumabas na po ang ugat niya, na pwede na pong i-scattered po doon sa area na kung saan ay doon kinakalat yung mga palay para patubuin, at yun naman ang itatanim sa mga kahon-kahon sa palayan. Ay mas matagal pong proseso yun. Ngunit nang nauso po yung tiprap, na kapag lumabas na po yung mga ugat sa dulo ng palay, yung bunga ng palay, ay hinahagis po ito. Ni-scattered po ito. Tinatantya kung gaano kanipis yung mga inihahagis na butil. At kahit po eksperto man yung inupahan kong maghagis ng binhi na palay, pero nung tumubo po yung mga palay ay meron pa rin pong mga guwang-guwang, at nung mga dalawang dangkal na ay binunot ko po yung mga nagkukulumpol para taniman po yung may mga area na wala pong naitapon doon na binhi. At hindi lamang po yun magtatapos doon. Kailangan araw-araw tinitignan ko ang aking palayan kung may tubig o wala. Hindi po pwedeng matuyuan ang palay. Hindi rin po pwedeng lumubog ang palay sa tubig. At ang amin pong area ay naghihintay lang po ng ulan. Wala pong irrigation, kaya katakot-takot po na panalangin ang aking inuusal sa Diyos na kapag kanyang pinaulan, eh wag namang umapaw ang tubig sa mga palayan. Mga magpipinsan po kami na magkakadikit ang aming mga palayan na tinataniman. Kapag malusog na po ang palay, ito po ay tatanggalan muna ng mga damo, dahil merong mga damo na nag-aanyong palay. Kaya kailangan masusi mong tinitignan. Baka yung nabubunot mo ay yung palay na, dahil mayroong damo na kamukhang-kamukha ng palay. At pagkatapos po itong damuhan, ay sasabuyan naman po ito ng abono. Naranasan ko po na yung 10 kahon, ay ako po ang nagsasaboy ng abono. At kapag ang palay ay malapit ng lumabas yung kanyang mga bulaklak, yung butil, kailangan pong isprehan po yan, dahil marami pong mga insekto na kakainin po yung lumalabas po na bulaklak o butil sa katawan ng palay. Napakarami pong proseso. Kapag ang uhay po ay maganda na at malapit ng mahinog, ang kalaban naman po dyan ay yung mga maya. Kaya gumawa na naman po ako ng mga tao-tao, at inilagay ko po ito paikot, gitna, gilid,
ng palayan. At dinamitan ko po ito ng mga sako, mga damit. Upang ang mga Maya ay matakot dahil iisipin nila na tao yon. Maliban sa mga Maya na makikiagaw ng butil ng mga palay, uuhay, naroon po yung mga daga na malalaki. Kanila naman pong kakainin. Sagad po yun, hanggang puno po yun ay putol. At kung wala namang daga o natapos ang panahon ng daga, naroon naman po ang mga manok ng mga kapitbahay na walang pakialam. Talaga pong isa-isahin po nilang tutukain yung bunga ng palay. At kung hindi naman manok, ay mga baboy naman po na alaga. Na para pong inaararo nila po yung mga puno ng palay. Marami pong balakid na bago man lang natin matikman yung ating pinaghirapan ay dumadaan po tayo sa parang butas ng karayom at nakikipag-agawan tayo sa kalaban. Parang tumbang preso na kapag ang kalaban ay nasa kaliwa, kanan, kailangan nandoon ang bantay. Kaya kailangan pong magtiyaga ng isang anak ng Diyos. Kailangan bantayan ang ating mga prayer items. Magtiyaga po tayo sa paghihintay kung ano ang katugunan ng ating Diyos, kung kailan niya tutugunin ang ating mga panalangin. Huwag tayong huminto sa pananalangin. Panalangin na umaasa tayo na may mangyayari sa ating panalangin. Na gaya ng isang magsasaka ay umaasa siya. Buong katyagaan na hinihintay niya ang unang patak ng ulan at ang huling patak ng ulan. Kaya ang panalangin po ay may kalaki po yan na katyagaan. Sabi po dito sa verse 8, dapat din kayo magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Sa bawat panalangin po natin, kapag wala po tayong tiyaga na manalangin at wala rin tayong tiyaga na hintayin ang tugon ng ating mga dalangin, maiinis po tayo. Nakakawalang pag-asa na pakiramdam ang ating mararamdaman. Lahat ng ating makikita ay hindi maganda. Kasi naiinip na tayo. Kaya kailangan talaga, hindi po tayo naiinip. Kundi kailangan ipakita natin sa Diyos ang ating katiyagaan. Na habang naghihintay tayo sa Panginoon, ang ating panalangin ay laging intact talaga na paggising natin sa umaga. Ay ihayag na natin agad ang ating panalangin sa ating Panginoon. Yung panalangin na may pasasalamat na ngayong araw na ito ay ginising tayo muli ng Panginoon at nagpapasalamat tayo sa panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong kalakasan, panibagong kagalakan at kapayapaan ng ating puso at isipan. Dahil kung wala po tayong panalangin tuwing tayo gigising sa umaga, hindi po natin mararanasan ang karakter ng isang anak ng Diyos na marunong magtiyaga. Hindi po instant na gaya ng instant noodles ang tugon ng Diyos sa ating mga dalangin. Ang ating mga dalangin ay sinisipat ng Panginoon. Tinitimbang-timbang kung ang ating bang hinihingi ay hindi makakapahamak sa atin. Kung atin bang hinihingi sa Kanya kapag Kanyang tinugon, hindi kaya tayo mawawala sa Kanyang mga kamay? Kung tayo ba ay pinagbigyan ng Diyos sa ating mga kahilingan, hindi kaya tayo magyabang? O hindi kaya tayo magmalaki? Hindi kaya tayo maging feel somebody na
na dating someone lang ang pakiramdam. Kapag tayo po ay pinagbibigyan ng Diyos sa mga kahilingan natin, lalo na sa ating kabuhayan, yung katagumpayan ng ating kabuhayan dito sa lupa, na kailangang tingalain tayo ng mga tao, magbabago po ang ating damdamin at magbabago din po ang ating lifestyle. Magbabago din po yung init ng ating pananalangin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, patuloy po tayong manalangin. Wala pong ibang idadalangin ang ating mga buhay, kundi yung kalakasan espiritual. At hilingan natin sa Panginoon na patuloy nating maranasan ang kalakasan espiritual, na sa bawat araw sa pagbabasa natin ng kanyang salita ay naroon talaga ang ating pananalig, pagtitiwala, tayo naniniwala sa salita ng Diyos upang dumating man ang panahon na dumating na ang ating Panginoon ay madatnan niyang nagliliwanag ang ating mga ilawan, nagliliwanag ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya, nangingibabaw yung relasyon natin sa Kanya. Kaya ang buhay natin sa panahong ito ay hindi pwede po na mabuhay tayo ng ganun-ganun na lang na walang panalangin. Kapag ang isang tao ay walang panalangin, paiikutan siya ng tukso ng kaaway upang siya ay linlangin, upang siya ay dayain, upang siya ay aliwin. Marami pong nakakaaliw sa mundong ito. Ngunit kapag tayo po ay punong-puno ng pananalangin ang buhay, makikita po natin kung anong uri ng mga espiritu ang nakapaikot o nakapaligid sa ating mga buhay. Mga tukso ng kasalanan na nais na dalhin tayo muli sa lumang buhay na ating pinagmulan. Kaya mga kapatid, gaya ng isang magsasaka, sikapin natin na mabuhay tayo sa pananalangin na may kalakip na pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan ang ating mga sarili ay manghina, matukso ng kaaway, kundi punuin natin ang salita ng Diyos, ang ating mga buhay, ang ating mga puso, ang mga bakante nating oras. Punuin natin ito ng panalangin upang sa ganun walang makapasok na espiritu ng kaaway sa ating kaisipan, walang makapasok na masamang salita sa ating mga labi, walang makapasok na elemento ng kaaway sa ating mga puso. Kaya iyan po ang pinapakiusap ng ating Diyos, pinapaalala, ganun din ang ating mga kapatid sa Panginoon na nauna na, na ang kanilang mga buhay ay narito sa Biblia, nagpapatotoo sa kanilang mga naranasan noong sila ay sumunod kay Kristo at nung sila ay naglingkod sa Panginoon, ibinahagi nila ang kanilang karanasan at hindi pa po tayo nakakaranas ng kanilang mga pinagdadaanan gaya ni Pablo. Wala pa po sa kalingkingan ni Pablo ang ating pinagdadaanan sa panahong ito. Napakasipag ni Pablo. Hindi siya umasa sa mga kapatid sa pananampalataya, kundi si Pablo ay pinagtrabahuan niya ang kanyang kinakain habang siya ay nagbabahagi ng good news o salita ng Diyos sa bawat lugar na kanyang napupuntahan. Kaya isang magandang example si Pablo sa mga tao nung kanilang kapanahunan. At ngayon po, mapalad po tayo dahil nag-iwan po ang Panginoon ng Biblia at narito ang kanyang salita, salita na buhay, salita ng Diyos na kayang baguhin ang ating mga buhay at kayang protektahan ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na siyang nagpapaunawa ng salita ng Diyos. Ang banal na Espiritu Santo ang siyang nagtuturo ng mga bagong panalangin sa bawat umaga. Kaya napakapalad po natin, mga kapatid, mga kaibigan, na kahit hindi natin nakikita ang ating Panginoong Hesus ng harapan, ngunit may banal na Espiritu Santo na siyang nagpapakilala sa atin, sa ating Panginoong Hesus, kung sino siya sa pamamagitan ng banal na aklat at sa pamamagitan ng bawat salita ng Diyos na ating nababasa. Kaya mga kapatid, huwag po tayong manghina o huwag nating kakalimutan ang panalangin. Alam niyo po, ang panalangin yan po ang ating mga secret weapon. Noong mga panahon po na ako'y umaalis sa aming tahanan ng alas 4:30 ng madaling araw, bit-bit ko ang aking Bible patungo sa bahay ng mga kaibigan na ng mga panahon na iyon ay hindi pa nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon, ay inilagay po sa aking puso ng Panginoon na sa bawat madaling araw ay dalhan ko sila ng salita ng Diyos at makasama ko sila sa pananalangin. Alam niyo po, isang umaga, isang madaling araw, meron pong naghahabulan na mga lasing. May panaksak yung isa, talagang aabutan na yung kanyang hinahabol at malapit na sa akin. At ako po'y pumikit na lamang. Tumayo po ako sa isang gilid o tabi ng kalsada dito sa aming subdivision at ako po'y nag-usal ng panalangin. At sinabi ko, Panginoon, tulungan mo ako at sa pangalan ni Jesus ay manigas ang mga kamay ng ng taong yan na may hawak na panaksak. At hindi po ako dumilat. Sige po ang aking panalangin. Nagwa-warfare po ako. At nagpapabalot ng banal na dugo sa Panginoong Hesus. Ngunit maya-maya po ay tahimik na ang lahat. At may naririnig po akong sigaw. Sabi po nung may dala ng panaksak, maswerte ka. At nagbago ang isip ko. Hindi na kita sasaksakin, hindi na kita papatayin. Ganun po, tindi ang kapangyarihan ng Panginoon. Bawat pagtawag natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating panalangin ay may gagawin po talaga siyang isang dakilang bagay at mga dakilang himala sa buhay nating lahat at even sa mga tao na ating pinapanalangin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang panalangin po ay napakabisa na sandata. Kapag tayo ay may sakit, may pangako ang Diyos. Kapag tayo ay nangamba, may pangako ang Diyos sa kanyang salita. Kapag tayo ay natatakot, may pangako ang Diyos. Kapag tayo ay walang-wala, may biyaya ang Diyos. Hilingin lang natin sa Ama, sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, ito'y kanyang ibibigay sa atin. Higit pa doon sa ating mga pangailangan. Alam niyo po, ang Diyos po ay nakakatawa. Magbigay lang po ako ng paiksi lang po na patotoo. Nang mga panahon po na walang-wala kami, kami po ay nasa bikutan pa ng mga panahon na yun. At ako'y baguhan lang po na Kristiyano. Sabi ko, Panginoon, nakakain na po kami ng hapunan. Bahala ka na po sa araw ng bukas. Ganyan po palagi ang buhay namin. Napakahirap po talaga ng buhay. Kapag tayo po ay nagsisimula pa lang na makilala si Kristo, eh parang dumadaan tayo sa butas ng karayom. Pero exciting po eh. At natulog po kaming mag-anak. Maliliit pang aming mga anak ng panahon na iyon. At may sumigaw po sa akin, tumatawag. Alas 5 ng madaling araw, sabi niya, Teng, bumangon ka nga dyan, tulungan mo nga ako. Ano ba naman ito, ang aming kamag-anak sa norte? Ano kayang gagawin namin dito sa bigas? Imagine, pinadalhan kami ng 4 na kaban na bigas. Kuhanin mo nga itong isang sakong bigas. Alam niyo po, na nakangiti po ako at tumawa na lang po ako at nag
nagpasalamat sa Diyos, tumingala ako sa langit at sinabi ko, Lord, salamat. Agahan lang yung aming hinihiling, pero isang kaba na bigas ang iyong ibinigay. Nakakatuwa po. May mga panahon din na may mga nagpadala ng daing, may mga nagpadala ng isda sa mga kapitbahay, hindi kayang kainin, hindi na magkakasya sa ref. Ibinabato sa amin. Inyo na nga lang yan. Para may maulam naman kayo, matikman nyo din yung isda sa aming probinsya o kung ano man yung mga gulay sa kanilang probinsya. At kung minsan naman, unexpected, biglang dadating yung nanay ko mula sa probinsya. Yung walang-wala ka na kahit singkong nakangiti ay wala ka, pero ang Diyos ay hindi talaga huli. On time lagi. Nung kami naman po ay narito na sa Laguna, ako lang po mag-isa sa bahay. Ang aking mga anak ay uuwi ng tanghali, pero wala po talaga kaming pera. Wala pa po akong mga kakilala sa aming paligid dahil bago lang kaming lumipat sa lugar na ito. Ang ginawa ko po ay inilabas ko ang mga damit ko sa kabinet at akin pong tinupi. Sabi ko, Panginoon, tumutulong aking luha. Bahala ka na sa aming mag-ina na bago dumating ang aking mga anak galing sa school, elementary pa po lang sila noon nung lumipat kami sa lugar na to, ay meron na po kami ang pagkain. Yan po ang aking simpleng pagkikipag-usap sa Panginoon. Maya-maya po ay may biglang nagbukas ng aking pintuan sa kusina. At sabi niya, hindi pa ako nakaka-uwi sa bahay ng aking kapatid. Bula sa airport, dumiritso ako ng palengke. Kasi gustong-gusto kong makatikim ng isda na sariwa. Ang aking pinsan, galing ng Hong Kong, doon po sila nakabase kasama ang kanyang asawa na British. 2 kilong isda na matambakan na talagang sariwang-sariwa, nangingintab pa. Sabi niya, ibinili din kita, ikaw muna ang inuna ko, at ipagluluto kita. Alam mo ba, meron ako natutunang masarap na sinigang na isda na bago pa man ako umuwi sa bahay ng aking kapatid sa Kanlubang ay pagluluto muna kita, manang. Yan, sobrang pong nakakaiyak pag naalala ko po yan, dahil sa ngayon po ay 2015 pa po ay umuwi na siya sa Panginoon. 2015, 16, basta parang ganun po, panahon na yun, ay umuwi na siya sa Panginoon. Kaya ipinagluto niya ako, at bago siya umalis, sabi niya, ito, pauna pa lang yan ha, napasalubong. Binigyan niya po ako ng 2,000, 3,000, parang ganun po. Parang gusto ko pong maglupasay doon sa gitna ng mga tupiin ko. At pagkatapos niya nga magluto, alam niya, sabi niya, alam mo, kaya kita pinuntan kasi ramdam na ramdam ko ang sitwasyon mo. Hindi man po ako nagsasabi sa kanya at hindi naman po kasi ako pala daing. Sabi niya, sige, kumain ka na ha, aalis na ako, pinagluto na kita. Maging masaya ka na o bumili ka na ng soft drinks na malamig kasi alam ko gustong gusto mo yan. Kaya mga kapatid, ang Diyos po, ayun, sa puso lang po natin nakatingin. Hindi po natin kailangang mainis sa Diyos kung ano man ang ating kalagayan. Bagkos, manahimik po tayo, nakipag-usap tayo sa Panginoon, at ipakita natin sa Panginoon na nakahanda ang ating mga puso, ang ating mga sarili, kung anong mga bagay ang nais ng Diyos na pahintulutan niya sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya ang panalangin po at ang salita ng Diyos ay lagi po yan na magkasama, magka-partner po yan palagi. Dahil kahit magbasa man tayo ng salita ng Diyos nang walang pananalig, ay wala po yung magagawa sa buhay natin. Kahit manalangin man po tayo na walang kalakip na pananalig o pananampalataya sa Diyos, wala rin kwenta po yan. Wala rin pong magagawa ang panalangin natin
sa ating mga buhay. Dahil hindi po yun naririnig ng ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay kumikilos lamang ang kanyang kapangyarihan, depende po sa ating pananalig sa kanya. Kaya lagi po nating tandaan, ang panalangin, kailangan ay may kalakip na pananalig. Ang salita ng Diyos, kailangan maniwala tayo, magtiwala at panaligan ang Diyos na totoo ang kanyang mga salita, na totoo ang kanyang mga pangako na gagawin at gagawin niya ito sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kaya kailangan lang nating magtiyaga, maghintay hanggang sa dumating ang Panginoon. At doon sa panahon na susunduin na tayo ng ating Diyos, at doon sa panahon na kukuhanin na tayo ng ating Diyos, tapos na. Wala na tayong hihintayin pa, kundi doon sa kanyang kaharian. Mga papuri, mga awiting papuri, awiting pagsamba, awiting pasasalamat na lamang ang ating gagawin doon sa kanyang kaharian. Purihin, purihin, purihin at patuloy na pupurihin ang ating Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na may akda ng lahat ng bagay, Diyos na may-ari ng ating buhay, at Diyos na napako sa krus ng Kalbaryo upang tubusin sa kasalanan ang ating mga buhay. Kaya mga kapatid, di po ba? Parang pag in-imagine natin, ang sarap, ang saya ng ganung damdamin kapag lagi lang nasa Diyos tayo umaasa at hindi tayo napapagod sa paghihintay sa Kanya. Kaya punuin natin ng pananalangin at salita ng Diyos ang ating mga buhay. Maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pakikinig. At pagpasensyahan nyo na po ang kakayanan na ibinigay sa akin ng Diyos kung paano ko pinapaliwanag ang kanyang mga salita. Nawa po ay napagpala po kayo sa araw na ito sa salita ng Diyos na ating binasa ngayong araw. Makita nawa ito ng Diyos sa ating mga buhay. At bago man po tayo, bago man po akong magpaalam sa inyo, ay meron pong humihiling na ating mga kapatid, mga kaibigan, na shout out naman po sila dahil sila po ay tuwang-tuwa na nakikinig ng salita ng Diyos dito po sa aking YouTube channel, Really Mixed Stories. Kaya shout out po sa inyo mga kapatid. Sa kay Brother Makoy, na isa po itong si Brother Pakoy, Motovlogs. Ito po ay isang rider. Magaling po siya magmaneho at sabi ko nga ay ingatan siya ng Panginoon sa kanyang hobby, sa pagpapatakbo ng mabilis ng mga motor. Ganon din ang kanyang mga kasamahan. Mga kapatid, kamusta po sa inyong lahat? Mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho, sa inyong pong alibangan na pagpapatakbo ng inyong mga motor. Ganon din po sa ating Kuya Bartolome na talaga pong nakikinig din ang ating inahayag na salita ng Diyos. Shout out po sa iyo Kuya Bartolome. Ganon din po sa isa nating kapatid, ang ating masayahin sa Nining in the province. Siya po ay talagang vlogger na nakakatuwa po. At ganun din po sa isang kapatid natin, sa Ate JB, na may-ari po ng isang malaking tindahan na patuloy din po nakikinig ng salita ng Diyos. At shout out po sa inyo mga ate. Shout out din sa isang kapatid sa pananampalataya, kay kapatid Elizabeth Kisoy. Sister Beth, kamusta ka dyan sa iyong magandang kubo na punong-puno ng presensya ng Panginoon? At ganoon din po, shout out po sa lahat ng ating mga subscribers, sa lahat po ng patuloy na nakikinig
ng aking ibinabahagi na salita ng Diyos. Ang dalangin ko po lahat para sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, ay patuloy po na manatili po tayo sa salita ng Diyos hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin na saglit. Medyo mahaba na po itong aking vlog. Tayo po'y manalangin, hindi po pwedeng tayo ay maghihiwalay sa sandaling ito na hindi po tayo manalangin. Aming Diyos Ama, muli po ako ay lumalapit sa iyo at humingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat ng uri ng kasalanan na aming ginawa laban sa iyo, laban sa aming kapwa, laban sa aming mga mahal sa buhay. O kung may ginawa man kaming kasalanan laban sa aming mga sarili. Aming Diyos Ama, patawarin niyo po kami. Pinagsisisihan po namin ang lahat-lahat ng uri ng kasalanan na aming ginawa sa iyong harapan. Kung kami man po ay may mga kahinaan, O Diyos, palakasin niyo po kami, Ama, sa lahat ng aming mga kahinaan upang kami po ay makapagpatuloy din sa pagsunod sa iyo na gamit po ang kalakasan na ipinagkaloob mo. Aming Diyos Ama, huwag niyo pong pababayaan ang mga kapatid ko kay Kristo, ang mga kaibigan ko po dito sa aking YouTube channel. Ang lahat po ng mga nakikinig at makikinig pa, O Diyos, patuloy po na kumilos ang iyong kapangyarihan sa buhay naming lahat, na wala po kaming ibang uunahin sa buhay namin, kundi ang kaharian at ang katuwiran ng Panginoon upang maranasan naman po namin ang mga bagay na ibibigay ng Diyos sa aming mga buhay. Aming Diyos Ama, ano man po ang aming mga panalangin na inihahayag sa iyong trono tuwing kami gigising sa umaga o anumang sandali na kami nananawagan sa iyo, Lord God, nawa po ay matanggap na po namin ang mga katugunan nito, lalo na po sa mga panalangin namin na napapanahon, O God. Aming Diyos Ama, huwag niyo po kaming pababayaan. Patuloy niyo po kaming gabayan, patnubayan. Ano man po ang aming ginagawa, ano man po ang aming iniisip, ano man po ang aming sinasabi, patuloy na ang karangalan lamang ng iyong dakilang pangalan ang aming maialay. Supilin niyo po ang aming mga dila na hindi po kami magkasala sa pamagitan ng aming mga salita. Hayaan niyo po na ang aming mga puso ay patuloy na magpakumbaba sa iyo. At gaya nga po ng iyong salita dito, O Diyos, tulungan niyo po kami na hindi po kami mapagod, magsawa sa pananalangin hanggang sa kami ay iyong madatnan sa muli mong pagdating dito sa mundo upang kuhanin ang iyong mga tinawag, pinili ng mga anak mo, O Diyos. Ama, pagpalain niyo po kaming lahat, punuin niyo po ang lahat ng aming mga lalagyan, ng iyong mga biyaya at pagpapala, at maging pagpapala din po kami sa aming mga kapwa. Huwag mong hayaan na kami magdamot sa bawat biyaya na ibinibigay mo sa amin, O Diyos, dahil ikaw rin po ang nagsabi, ang bukas na palad ay laging bagong biyaya at pagpapala ang kapalit nito. Maraming salamat po sa iyo, Ama. Tulungan niyo po kaming mabuhay na bilang isang totoong anak ng Diyos, totoong Kristiyano, at makita ka, Panginoon, sa mga buhay namin habang kami ay pansamantalang naririto pa sa lupa. Bigyan niyo po kami ng katapangan, ibahagi, ipamalita na si Jesus ang tunay na Diyos, tunay na tagapagligtas, at tunay na Panginoon ng aming mga buhay at ng sanlibutan ito. Maraming salamat po, Ama, sa iyo at lahat po ng mga dinadalangin namin, Ama, ay hinihiling po namin ito sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. At patuloy po namin pinapasilyuhan ang aming mga panalangin ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. At muli po, Ama, inaalay po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng kaluwalhatian, kadakilaan, kabanalan, kapangyarihan na tanging para sa iyo lamang. Ito po ang mga aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at salamat sa mainit, matamis
napakipisa ng banal na Espiritu Santo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hanggang sa muli, mga kapatid, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.